or ayaw niyang naririnig. Oh. Sabi ko, Direk, ano na? Hindi ka na matutuloy, bulaga. Ang lugi, hindi kumita. Mga Marites! Good morning! Good afternoon! Good evening! Good morning! Heto na naman pong Team Legit, Team Urig, Team Certified, Team Marites na maghahatid sa inyo ng isang linggong chismis. Ako po ang inyong lingkod, Junardo ang inyong din. Ang inyong PhD fam, Rose Garcia. At ang inyong Metabol Professor, Abet Nahus. And welcome to Marites University! Subdivision located in Villeta, Cavite. Oh, Summer Pine. Okay, yes, Summer Pine. Thank you very much. Ayan, ito po, hatid po na isang linggong chismis. Hatid po na isang linggong chismis. Hatid talaga na isang linggo. Ito na po, hatid namin. Hatid ng Summer Pine na isang linggong chismis. Ayan. Talaga, mapuntahan nga yung Summer Pine na yan sa Villeta. Oo, kakawa nga niya ng bahay. Diba, Sian? Diba? Okay. Ang ulo na ito. Ala, Abeliana. Ano? Konsulta? Ano yan? Ngayon lang siya nagpakonsulta? Oh, sa professional? Hindi naman. Ito kasi na-interview ko siya. Oh. Ay, ang ganda ni Carla dyan, oh. Oo, alam mo, iyan na nga. Ang blooming niya, ang fresh niya. So sabi ko, ba't parang maganda ka na dati pa? Diba? Amin natin maganda naman talaga siya. Pero parang mas gumanda ka pa lalo ngayon, mas sumexy. Sabi ko, how to be you? Paano mo nagawa na, I mean, to move on in a way, gracefully, aminin natin yan. So sabi niya, well, hindi naman daw talaga madali. Thanks for all the support ng family, of course. Pati not in-laws with Tom Rodriguez. Yung in-laws ng mga kapatid niya. Pero sabi niya, and of course, I also consulted a professional help. Yeah. Ayan. So, yun daw ang naging isa sa malaking factor din. Mental health? Oo. Mental health. Maybe. Kasi syempre, iba din naman yung pinagdaanan niya. Psychology major yan So alam niya yan. That's true. Ayun. So naging malaking tulong yon. At syempre si Carla ay isa sa gaganap sa Voltes 5 Legacy. Yan. Malapit. Bukas! Yes. Ang kanilang parang premiere. Yes. Dahil magkakaroon kasi ng 3 weeks na. 3 weeks ba? Na theater run? Parang. 3 weeks yun. Three weeks episode. 3 weeks episode. Panoorin natin yan. Oo. Ang gagampanan niya doon ay si Dr. Mary Ann Armstrong. Wow, ang taray ng ang pangalan. Yes. Mm-hmm. Parang siya yung anak, ay, nanay, nung ilang mga bagets na Voltes 5. Tapos si Dennis Trillo yung tatay. Tama ba ako si Dennis Trillo ba? Hindi ko alam eh. Basta ganun ang tinakaw. Anyway, malalaman na yan. Malapit na. Basta malalaman ng Marites siya. O, bongga yan ha. Isa sa pinakabonggang teleserye. I think the most action expensive. Action fantasy. Tama. Ano tawag doon? Action serye, whatever. Science. O, ano may ganun. First time eh. Science, action. O, whatever. Whatever. Sa GMA po yan. Basta napanood niyo sa tape. So, mabuti naman na may-mention mo na ang pangalan ni Tom Rodriguez eh, Carla. Okay naman siya. Na ang reaction niya ay ano. Kasi before naman. Ayaw niyang naririnig. Pero kay Bella noon, ay Bella, Bea. Bea. Alonzo. Alonzo. Noon nag-ano siya. I think na pag-ano naman. Napag-usapan na. Oh, that's good. Okay. That's good, Carla. Okay, at least diba, si move on gracefully at naman maganda. Talaga. At maganda. Although mahirap talaga yan. Okay, next. Ito, si Billy Crawford. Nalaga, emotional siya sa pagkatapos. Sino ba naman ang hindi magiging emotional? Tuluyan na kasi ano. Nagbabay na po. Nagbabo na po ang Laugh Out Loud. Oo. LOL. Kasi, alam mo na. Diba? Alam mo na, pera rin, di ba? Hindi, yung producer, ako from the side of the producer kasi doon ako nakakakuha ng mga info. Si Albi, mayor ba na congressman? Dating congressman. Tapos yung anak niya ngayon, mayor. Parang mayor. Yung karelasyon ni Sue.
Su Ramirez. Ngayon, ang sabi nila PhD and Dean, talagang lugi, hindi kumita. Ano man channel yan? Channel 5. Channel 5 yan. Nag-guess ako dyan. Dahil nag-collab-collab. Nag-guess ka dyan? Oo, sa Marites. Ah, nanalo ka? Yes, ako nagpanalo kay Barbie Imperial. Taray! Si Patrick siyang nagpatalo kay Yorme. Ganun ba? Oo, siya naging phone-in. Ay, yan ang controversial. Tinanong siya. Tapos hindi niya alam yung tanong. Kasalanan mo, Patrick. Sabi ko, tatlo-tatlo na ang Marites dito. Hindi man lang tayo ginawa kahit isang tinawagan diba? Yan, no? Eh, si Patrick kasi nagpresinta. Okay. O, yan, nalot-lot. Pero at least nanalo ka. Well, masaya naman, kaya lang talaga mahirap yung, ang hirap talaga ng mga kalaban nila. Eh, kasi, kumbaga, ano na eh, institutional. Yes. Bulaga, ang Showtime, may alam naman natin na malakas at nagkaroon, gumawa na talaga ng sarili nilang pangalan. Anyway, sabi ni Billy sa kanyang Instagram post. Instagram yan, namasa ko yan. No, yan. Super fun while it lasted. The show gave so many opportunities to people who lost their jobs at a vulnerable time. 2.5 years ain't that bad. Correct. Yeah. Oo nga naman ha, hindi na nga naman masama na they had a run for 2.5 years. Ayan. Diba? Especially during pandemic and a time of uncertainty in our industry. Basta magaling ka, magkakaroon ka pa rin ng show. Di ba, Billy? Huwag tayong magugulat. Baka bumalik siya sa Showtime o yung iba dyan i-absorb. Di ba? Bye-bye. Pwede rin naman mag-GMA kasi nagkaroon na siya ng show sa GMA. Why not? Tapos na ba yun? Okay. O yun. O ito na. Ano na ba ang latest sa Itbulaga? Ang gulo-gulo na. Hindi ko na alam. Di ba nung, supposedly nung April 15 may grand press ko na sinasabi. Nagkasakit na nga si Miles Ocampo, di ba? Oo, bumalik wala na. Na si nag-goodbye na nga si Maha. Si Maha. Si Maine, di na nga nakikita. Ah, talaga? Hindi na nakikita si Maine? Oo, hindi na nakikita si Maine. Si Ruru bumalik, napapanood ko si Ruru. Bianca. Ano yung kay si Maine? Si Bianca nakita ko. Oo nga, si Bianca rin pumasok na sa uli. Kasi nga, si Maine hindi masyadong nakikita. Si Maine yung pinalita natin na busy siya sa kanyang kasal. Pareho sila ni Maha ngayon na ginamit yung kasal. Kuning-kuning. Pero si Maine kasi, di ba, may issue na nga na parang siya yung pinupuntir yun na mawawala. Mm-mm. Papalitan daw ni Sar. Sa isang Sariyaya ba? Or Sariya? Whatever. Pero Sariyaya, keso niyo. Hindi, pangalan niya. Saraya. Okay. Saraya ba? Hindi ko alam. Pero hindi naman daw totoo yun. Well. Ang i-assume talaga daw na position nun ay isa sa mga head of the production. Ayun na. Okay. Sabi nga ni Direk Louie. Nako, nakakaloka si Direk Louie kanina. Ano niya, hindi niya yata tinanggap, di ba? No, eto na, tinatanong ko kanina. Louie Ignacio. Direk Louie. Louie. Habi ko, Direk, isang tanong lang. Sabi ni Direk. Rose, isang tanong lang ha, pero hindi. Habi ko, Direk, ano na? Alam niya na yung ano na. Oo, bakit hindi ka na matutuloy sa Itbulaga? Ang ginawa niya, non-stop na pagyayakap. Yakap ang sagot at wala siyang sinagot talaga. Yeah, yun na yun. Tinatanong ko naman kung, Direk, magigess ba yung Papa Mascot sa Itbulaga? Ano sagot? Wala rin sagot. Walang sagot. Hindi ka na niyakap. Hindi na. Ayokong niyakapin, ano. Sabi ko, Direk, ang galing-galing mo na, ha? Ganyan ka na sumagot. Kasi ganun nga mga issues. So, sinasabi nila na may kondisyon na naman na binigay hanggang katapusan ngayong Abril na di umano pag hindi nasunod ng kabilang kampo yung kondisyon ng TVJ, tuloy yung initial plan. Na? Aalis. Oo. Pero pag na-address naman ng tama at walang binago dun sa mga demands, everybody happy. Okay. Sige, hiyaan mo na sila. Bahala kayo sa buhay niyo kung umalis kayo. Well, marami kasi naghihintay. Ano ba talaga? Marami naghihintay. Kasi hintay na lang tayo nang hintay. Oh, pero pansinin mo, naging masipag yung tatlo, ha? Oo, masipag sila. Naku, diba? Totoo ka. Yan nga. Nakita mo talagang ang participate. Dati, deadman na lang sila sa ibang dabarkads. Eh. Ngayon, sila na mismo ang talagang pinapakita lang kami ang main host. Yes. At parang araw-araw present na sila, no? Tama. Anyway, ito na. Yun kanina lang to. Ay, Ken Chan, handang maghubad sa Viva Max. Sa mga daring scenes. Sa mga daring movies ng Viva Max, di ba? Akala ko meron na naman siya ipoportray na role na baka gusto niya maging sexy star ala Aramina. Ang tanong, handa ba si Ken Chan
na ma-blind item ni Dean dahil sa Viva Box to. Bakit naman? Oo, abangan niyo. Mabait naman si Kenchan, ano? Maski hindi kami masyadong close niyan. Hindi naman pinag-usap. Marespeto naman yun. Hindi ano? Naman bait ang pinag-usap. Close niyan. Uy, kami naging close niya nung no, Destiny Rose niya. Ah, hindi. Ilang beses. Ito, very talaga, close. Talagang publicist ako nun, no? Oo, mabait yan. Mabait yung batang yan. Feeling ko umamin na siya sa amin. Hindi lang namin nasulat, eh. Ano ba yung namin yan? Siya si The Rose. Rose, ganun. PhD. Ikaw pala close kayo, eh. Oo. Ikaw talaga ang Destiny Rose. Grabe kayo kay Ken Chan. Pero hindi mo mabait yan. Galing na. At ano, magaling siya sa movie niya ngayon na Papa Mascot. Diba? Mukhang may panlaban si Ken sa award. Talaga. Yeah. Magaling yung bata ron. Galing siya. At magaling yung bata. Ginawa ni Elijah tsaka ni Romney. Hindi ako makaka-comment kasi hindi ko pa napanood yan. Sabi ko nga, ang anak ko ang nakapanood yan, ang sagot ay... Ito sa Papa Mascot, okay siya? Oo, okay siya. Pero okay. Ang... Hindi dahil si Dirac Luig Nation director, ha? Hindi. Okay siya. Ang laki ng transformation siya. Mm-hmm. Nakilala natin sa Destiny Rose. Mm-hmm. Mas gumanda pa siya. May special tatay. Madumi siya dyan. Madumi siya dyan. Ay, magaling naman umarkit talaga yan. Pati nga kuko niya habang kumakain, nakita ko ang dumi-dumi. Kaya itanong natin kay Rita Daniela. Ayun na. Eto na. Ayan mo na siya. Maria, kung handa na mag-ubad. Maria na Clara natin. At Ibarra, number one. Ay, inuulit namin yan. Number one hanggang sa Netflix. Yes, ang bongga. Yes. Netflix talaga page, siya. Oo, imagine mo, nag-top na siya sa GMA. Daily. Pero ngayon na nasa Netflix siya, number one pa rin number siya. Number one pa rin. Isa kami sa nagmanonood niya, no? Top trending. Ba't wala si David yan? Ilalagay siya. Siya naman siya nung original naman kasi. Ayan ba? Si David kasi pumasok na lang siya nung later na. Part eh. Iniisip ko nga baka nadagdagan na lang talaga yung eksena ni David kasi nga nag-click ang ano. Ang pambansang ano. Barda kung tawagin. Ano nga ba diba? Siya? Filay. Di ba congratulations? Siyempre sa nung namamahalan na ng Maria Clara at Ibarra talaga. GMA. Di ba? Congrats. Di ba? Si Direk. Wow, yung director niya, ang ano? Galing director niya ni... Si ano, si... Sigdulay. Sigdulay, direct Sigdulay. Okay. Galing mo ha. Ano na, doble na kinikita ng Maria Clara at Ibarra. Kasi ang laki na nakikita nila sa TV. Tapos dito number one pa. Nasa kontrata kaya na yung mga anong yan. Nalaman kayo ng mga manager nila yung ganung klaseng kontrata. Yun na. Dapat alam nila kasi yan. Kasi meron silang ano. Dapat meron din yan. Di ba lalo na si Papa Dennis, hi, alam mo na. Bekenaman, no. Pero nagkaroon yata ng problema uli dyan. Ano ba yung latest nating balita? Ayun, yung Barbie at Jack. Deadma sa mga nagagalit na mga tagahanga ng love team ni... Ayan. Eto, kasi parang di ba nga, prior to that, napag-usapan na natin last time na... Binabas. At nag-off na ng comment section si Jack ng kanyang Instagram. Si Barbie din, I think, nag-limit or nag-off na rin. Kasi grabe naman talaga yung mga ibang fans. Mm-mm. Sobrang... Pero gusto lang namin ipaalala sa inyo na bago pa magkaroon ng Barbie at David... Mm-mm. Mga te, in real life. Apat na taon na yata mag-jowa yung dalawa. Kailangan na lang magpakasal. Oo. So, bakit gusto niyo pa ba na magkunwari sarain sila na wala na lang? Tama. O wala lang? Hayaan niyo na. Iba talaga yung on-screen, iba yung off-screen. Oo, minsan mga ilusyonada din talaga yun mga panchita. No? Well, sorry. Minsan, quote mga and unquote. Mga panchita daw talaga. Quote and unquote, belulu. Belulu ang mga iba. Anyway, ayan. So, kung mapapansin nyo, si Barbie nag-post siya ng solo picture na lang niya. Oo, na nasa nasa music fest sila sa Clark. Ayaw nga pala, nabalita so, ba siguro, yan? Para wala na lang ano, hindi na sinama ni Barbie si Jack sa picture. Pero si Jack, nag-post na nga para sa kanya, sa IG niya, kasama si Barbie. Eh, syempre naman, kita mo naman. Pero si Jack, sir. Jack, basta kung ina-available si Barbie, andito ako. At ang title. Diba? Ang title. Ay, ang caption pala ni Jack. Perfect place with a perfect girl. Kumbaga, pero walang ano, hindi ka pwede mag-comment. So, kumbaga, para kay Jack, sige, bala kayo. Bala kayo. Yan na. Okay, at ngayon naman po mga kamarite. Eto na. At para naman sa ating Chica of the Week, ang susunod na item ay hatid sa inyo ng
amigo sigurado. Mahalaga na nararamdaman ang iyong aruga, kaya naman kahit saan panig ka pa ng mundo, nandito ang amigo sigurado para tulungan ka na ihatid ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng panlasang Pinoy. Kaya mga kamarites, gamitin nyo na ang promo code na PILCHICA sa inyong Lazada at Shopee para makuha nyo ang discount para sa ating Amigo product. Kaya mga kamarites, i-check out ninyo na po ang Amigo sa inyong shopping carts para sigurado na madama nila ang ulam na may halong pagmamahal galing sa inyo. Oh, diba? Basta Amigo sigurado! Okay, ito na ang maint-int na balita. Grabe sa init yun. Grabe sa init. Oh, masarap pakinggan. Yes. Mm. Magsasama sa pelikula sina Alden Richards at Julia Montes. Wow! Co-production to ng GMA, Cornerstone Management. Mm-hmm. Yun yata ang balita ko. Magkakaroon yata ng reveal. Okay. Yung title kung sino tayo kasama. Ayun na. Parang kanina nangyari yata yun. Dahil Tuesday na ngayon. Anyway, ito siguro yung pinopost ni Julia Montes, no? Na ano siya, may mga pandar. Pandar na. Like yung isa, parang broken heart. Yung ganun. Ooh. So, most likely ito yon. Kaya pala nasabi ni Alden recently na may naka-line up siyang mga gagawin. Isa siguro ito sa mga major na gagawin. Major talaga. So, ito na naisip ko. Itong si Alden, ha, natuhog na niya ang ano. Ang mga top leading ladies ng ano. At ang ano, new version pa rin, no, ng Mara Clara. Diba, si Catherine Bernardo at si Julia Montes. Pero ang pressure niya, kaya ba niyang tambas? Exactly. Kasi number one yung ginawa niya with Catherine. Yun ang malaking tanong. Oo. Ang pressure nito sa kanilang dalawa. Correct. Una kay Alden, kaya bang higitan. Alden na o tapatan man lang. O tapatan. Eh napakahirap pa naman ngayon ng ng movies, ng theater. At si Julia, in a way, syempre may pressure. May pressure kasi ang tagal din niyang hindi gumagawa ng pelikula. Tapos coming from Hello Love, Goodbye talaga na hanggang ngayon, yun pa rin ang may hawak ng record bilang number one. Yes, that's sa box true. Office. Yun. Top grossing film of all time, Pinoy. So yun po mga Marites, ang ating top story of the week. Nahatid na Amigo Sigurado! Okay. Ano pa? So ito na nga, ito yung pinag-uusapan natin ba to? O kanina, sinabi na natin to. Yung Voltes 5, mapapanood muna sa mga sinihan bago mapanood sa TV. GMA Telemama. Ano ang papalitan nito? Baka yung Hearts on Ice. Hindi pa. Bago pa yun eh. Bago ba yun? Yung Hearts on Ice, bago yun eh. Oh. Baka mga Lihim ni Orduha. Mga matuklasan na, di ba? Kasi puro ma-okay yung mga lalaki doon, ano? Or possible din na, ang papalitan niya yung mga Korean. Meron ba Korean? May bago yung Eve. Bago lang yun eh. Bago. Baka malamang nga yung mga Lihim. Lihim. Parang kailan lang ang Lihim. Hearts on Ice. Yun yung nasa prime time talagang 'di ba? Na 'yun ang pumalit doon sa Maria Clara Tibara. Sabagay, kasi ito pangunang ng prime time. After the 24 oras. Yes, that's true. So 'yun ang abangan kasi action 'yan, inaabangan ng mga bagets. Oh, 'yun na 'to, GMA Sparkle Artist launching. Kailan ba 'to? Launching yung mga Sparkle team. Ano na ba? Yung Sunday, yung mga bata. Mas bata yung mga hindi mas bata pa dun sa mga bago ngayon, yung mga sila. Kumbaga yun yung mga freshman. Wait lang, ito ba yung dapat ay kasama si Andre? Andre. Apelido niya Andre. Season. Di ba? Pero meron doon sa dyan may video, sex video. Anyway, hindi ko alam kung sino. Hindi pa BI yan, ha? Pero alam mo, natural yan sa mga panahon na yun to. Yun na, ang bagets pa. Meron na. Napanood mo, Din? Hindi ko napanood. Balita lang ko naman. Ako parang gusto kong palitan yung blind item ko. Parang gusto kong palitan. Yung sabi ko, nilalunch pala, sinisira na kagad na. Hindi naman paninira yun. Eh kung meron talaga, ano magagawa natin? Meron lang ako na balitaan, pero hindi pa naman confirm. Baka naman ganun na image sa gustong i-project. Hindi pa kagaya nung pinag-uusapan ninyo ni ni Bernard Cloma. di ba? Kalat na kalat yun. Di ba? Anyway. Meron na. Anyway,
Oh, eto si Sixto Dantes Deport. Ay, nag-birthday na sa kanyang fourth birthday din. Sixto Dantes, ayan. Gwapong bata niya. Oh, ang bongga ng ano, gift to ni, surprise gift ni Dong. Ni Ding Dong Dantes. Ay, si ano, Pinocchio. Si Pinocchio. Paborito niya yan. Ang cute. Yun pala ang favorite ni Sixto. Saan ginawa ito? I think sa bahay lang nila. So, simple lang ito. Walang big party. Ganun naman sila mag-party. Pero siyempre. May mga lobo-lobo. May video-video ni si Manel. Para na kasi yun si Sixto kay Ding Dong. Ah. Na kasi yun sa tatay niya. Sana kumanta rin sila ni Sia, ni ano, tama ba? Sia. Sia. Okay, yung mag- pero ang bongga, mukhang si Ding Dong ay sobrang na-appreciate si Marian. Yes. Kasi yung magkasunod na post ni Marian about the birthday, yes, si Dong, isa ang ano comment, parang super mama. Si Marian. Yung isa naman parang thank you super mama. So most likely siya na nga sobrang hands on sa party ng kanyang unico iho na si Sixto. Wala pa kagwapo naman. Kung tumulong mga produkto nila yung baba, batang ganda-ganda. Ni Chengo, di ba? Tsaka ni Shian, di ba? Oo, talagang mga future ano yan. Royalty talaga. Yes. Matatawag. Okay, happy tsaka birthday Sixto. Happy birthday Sixto. Oh, di ba? Siguro big party yan pag 6 years old na siya. Seven. Mga si Sixto. Next. Charot. Ay, ito na. Claudine Barreto. Claudine Barreto. Yan, pinag-usapan yan. Gaganap na mami ni Bel Mariano. Yan. At yung Imelda Papin. Mm. Yan. So, actually, nasulat ko nga na. Grabe naman si... yung Imelda Papin. Oo. Oh, pero ba't isa sa gagawing tala? Oh, ano? The life story. Imelda Papin. Yes, movie. Actually, yung kay Imelda, nagsishooting na siya. Oh, taray. As yung Imelda. Ay, kumakanta din naman siya, why not? Yes. Oh. Tapos si Belle, di ba meron sila magiging teleserye ni Donnie Pangilinan. Mm. At isa si Claudine sa gaganap na, no, isa siya sa cast. Pero siya ang gaganap niya na mami ni Belle Mariano. Ready na ba siya? Ay, ready na siguro anyway. Sa kapalang kilay niya dyan, no? Dapat ready na sa dyan, no? At bo, ay, alam mo, ano daw ngayon si Claudine? Sana nice tuloy-tuloy. Oh, di ba? Sana tuloy-tuloy. Sana tuloy-tuloy. Na, Clau! Diba? Na magsipag na talaga, na seryoso na sa kanyang career. Oh, magigyan siya sa atin. Nangako yan, eh. Oo, yun na. Huwag lang abutin ng next conference, ha? Yun na. Oy, pero na-excite ako, ha? Na parang bagay silang magmami. O, parang silang kilay, o. Tingnan mga... Di ba? Ayan. Maganda talaga. So, it means si Claudine ay nagbabalik daw talaga sa kanyang tahanan. Yes. Which is ABS-CBN. So, meron loyalista yung... Alam mo, mas fan ako ni Claudine kaysa kay Juday. Yung time na nagko-compete sila. Ah, talaga ba? Mas Claudine ano ako? Mas Gladys ako, eh. Ah! Gladys, congratulations. Ayoko na makisali. De, kasi close kami ni Juday. Ako naman, kaya alam naman na ni Juday yun. Oh, yan. Okay, Juday, diba? Gladys, Claudine din. Sige na nga. Ano kaya papakita ni Imelda Papin sa movie? No? Simulat sa pool. Tukso! Hindi, Eva yun. Ay, Eva yun. Yun. Mali pa ako. So, ano nagsimulat si sa pool na nga. Hindi, may ano si Imelda yung... Sanglinggong pag-ibig. Tsaka yan yun. Ay, naku. Okay, next. Basta. Ayun. Si Bill Masantos, ganado. Oo, shoot nila sa Japan. Oo, nakikita ko mga posts ng lota. Diba? Oo, ganda, no? Nagmukhang bata. Correct, diba? Parang living ang yung role niya, no? Diba? Kasi parang, nga rom-com yun, diba? Parang na-excite si Ate B na ano, gumawa uli ng movie. Rom-com. At nakabongga ang location. Sana naman natumbasan naman ng kagandahan ni Ate B ang gawa ni Christopher De Leon. Oh. Kasi nung huli ko makita si Boyet, parang lolon-lolo na. Oh, kaya niya yan, kaya ng ano yan. Sana na-makeupan ng bongga. Oh, sa ano, kahit maputi na ang buhok ko, nandun si Boyet. Oh, pero hindi siya gwapo dun, ha? Chararat siya, NPA yung papel niya dun, no? Sobra naman sa chararat. Hindi, kumpara mo nung unang panahon na sila talaga ang love team. Kasi naman daw, te. Ilang dekada naman na daw kaya to. Kaya nga, ngayon kasi sa ATV, kitang-kita mo, ganda-ganda pa rin. Ang ibig ko lang sabihin, sana mag-match, lumabas talaga yung perfect chemistry nila. Mag-match yan kasi iba ang chemistry ni ATV at saka ni Boyet. Maniwala ka ako talaga. Niwala naman ako. Ako pa, Vilman yan. Yun na. Ako love po yung love team nila. Love team talaga. Okay, makinaan ninyo yung first movie of, ni Ate B after a long time. Yeah. At ano pa, rom-com ba to? Oh, rom-com diba? Yun. And, ano, Till I Met You in Tokyo. Oh, Till I Met You. Till I Met You. Tama, Till I Met You.
Till I Met You in Tokyo. Yung nga, kasi tuwa nga yung Apo na ginamit yung title ng song. Oh, diba? Okay. Diba? Bagets naman ang title. Next naman tayo sa Kino update. Ano ba itong update na yun sa Kino? Oy, parang, talaga gumanoon ako kayo. Grabe siya, masaya. At least, diba? Parang nakakatubo siya. Dahil parang set up Indian doctor. Pero sabi nga ng mga nakakausap ko, ano talaga eh, iba talaga ang power ng meron kang savings. Siyempre. Milyones. Milyones. Diba? Kasi talaga nadudugtungan lahat. Anyway. Parang kayong munundugtungan. Oh, hindi ah. Don't put words. Alam mo, oh, parang sa... Ibang may milyones kasi nadudugtungan. Hindi. Aminin natin. Kawawa naman yung mga walang milyones talaga. Well, that's the truth. That's the truth. Ba't mayroong post na nandun pa si Libis uli? Okay, ewan ko sa kanila. Parang dumala uli siya. Dumala uli. Iniwanan daw yung trabaho. Wow. Pero at least, it's a good news na si Chris Aquino ay good on a recovery. Nagpaparamdam ulit. Ganun lang kasimple yan. Nadadagdagan na din ang weight niya. Medyo nagkakalaman ng konti. Oo, ganun na lang. Ganun, dati pa naman. Okay, sige. Paganda ang katawang basta pa. Basta at least, basta sa ikaka-good health. Ano tayo dyan? Agree na ako dyan. Ayaw mo. Sige ka. Ano mo. Next. Silvia Sanchez. Napa-emote dun sa roller coaster na video ni na Arjo Atayde at Main Mendoza. Ang tagal na nun na. Ayan, ngayon lang yan. Pinost ni Silvia kasi... Nakita ko na yan dati pa yung roller coaster na yung dalawa. Nirepost niya or pinost niya. Kasi dati raw, hindi makasumasakay si Arjo nang hindi siya kasama. Pero ngayon, ayan o, sabi niya, ayun na. Ngayon, masaya akong makita na may iba ka nang nakakasama at ligtas na ako sa pagyayaya mo. So, Your Adios constant adventure buddy. My heart is full, sabi niya kay Maine. Pero alam mo, parang ano to, medyo may pagka, ano ba tawag doon? Symbolical or yung, kasi diba parang sinasabi, although ang ginamit niya yung roller coaster, pero parang in real life, diba, na si Arjo ay magkapakasal na, hindi na siya ang laging kasama, o si Maine na. Yun. Pero sabi niya nga, ay pinagkakatiwala naman niya at masaya siya na si Maine. Okay. Bakit napaka-quiet ni Dean? Oh, hindi. At saka ni Professor. Sa chika na ito. Kung saan sila masaya, di wow. Oh, okay. Roller coaster na lang sasakay ako. Yes. Yun na. Okay. Diba? Okay, next na ano. Oh, ito! Ano ito? Ano-ano to? May pahabol ba? Kaibigan, yan po. Hindi ayaw na. Ichika natin to. O sige, ano ba? Kasi may lumabas na list na mga politiko na magiging ano daw, member ng cabinet official ni BBM. Nagkataon na sa list na yon. May dalawa sa hindi iba sa atin, of course. Si dating Mayor Herbert Bautista. Okay. At si Yorme Isko Moreno. Ay, yan yung nakita ko. Mm-mm. Na posibleng mabigyan sila ng posisyon. Exactly. Pagkatapos ng one-year ban. Okay. Nasa listahan pala sila. Oo. Yung list, yung tayo, hindi nyo nakita? Parang ano eh. Iba yata yun sa si, ano eh. Sa iba yata sa listahan na kalaga. Diba? Pero ito ang tanong. Like si Yorme, di ba? Several times sinasabi ni Yorme na parang hindi muna siya papasok sa politiko. Or babalik. Parang happy siya ngayon dito sa kanilang sa business. Digital business at marami pang iba. DSW din target sa kanya eh. Yun din. Pero wala pang reaksyon si Yorme. Public works? Hindi ko pa alam. Sure. Ang mga controversial na departamento yan. Yorme, habi yan. Ang sabi ni Yorme? Dead man lang muna. Hanggat wala pa. Ako piling ko, ano? Baka pinag-iisipan ni Yorme yan. Ako yung nagtanong kay Yorme. Dead man muna. Samantalang kay Paring Bistek, naman, medyo nasa balad ng... Hindi nga niya aware. Hindi daw siya aware. Hindi niya aware. Siyempre, hindi natin alam. Alam mo sabihin, alam ko yan. Diba? Basta ang sagot sa'yo ni Bistek. Pero hindi siya hopya. Hindi siya hopya. Hindi naman. Ang sagot niya,
Hindi namin alam yan. Baka fake news yan. Hindi ba? Hindi mismo si Bisteka. Yung secretary. O, si Alice. Alice. Okay. Guess kayo dito, ha? Yun na. Kung man yung kaso ninyo, si Lambert tsaka si Rose na bahala. Ay, wala ko alam dyan. Nabasa ko lang din yan. No? Wala naman, rinig ko lang yun. Nabasa ko lang din yan na parang may iniimbestigahan. Kasama yung kanyang city administrator ko noon. Ayun na. So, abangan na lang natin ang mga susunod na pangyayari doon. Kung may mga susunod nga. Yes. Okay. Yan po, mga kaibigan, ang Isang Linggong Chismis brought to you by Sunny Subdivision. Summer Pine. At yan po, mga marites, sa ating Isang Linggong Chismis brought to you by Summer Pine Subdivision. Located in Noveleta, Cavite. Dito lang po sa Marites University!